Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ang pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Bakit niyo po ako pinatawag? Ano pong kailangan niyo sa akin? May ipapakita lang ako sa iyo. Ho? Katatapos ko lang maligo. Alam kong pinaliguan ka na rin ng ilan sa mga tauhan kong asuhang. Nakakainis nga po eh. Hindi dapat nila ito ginagawa sa akin. Nalilito tuloy ako kung bakit ako pinadukot ng asawa mo. Nasaan ba siya? Simula lang dumating ako rito, hindi ko pa siya nakikita. Hindi niya ako kinakausap. Hindi ko tuloy alam kung ano talagang kailangan niyo sa akin. Makisig ang pangangatawan mo. Bata ka pa. Pero mukhang banat na ang katawan mo sa trabaho. Hindi katulad ng asawa ko. Wala nang liig sa sobrang taba. Mas buntis pang tingnan kaysa sa akin dahil sa laki ng tiyan. At kahit kailan, hindi na ako ginanahan sa kanya. Pasensya na po. Bata po ako. Hindi pa ako dapat nakikinig sa mga ganyang usapan. Tingnan mo ito, Daniel. Tingnan mo ang aking long-legged na legs. Sakam naman. Hindi ka man lang ba naaakit dito? Paano naman po ako maaakit dyan eh? Eh, tanda-tanda na po kayo. Tsaka, lola ko na lang po kayo. Bata pa akong tingnan. Huwag mo naman akong tawaging lola. Lahat ng mga lalaking aswang dito, pinagnanasaan pa ako. Eh di, sa kanya lang po kayo lumapit. Ikaw ang gusto ko. Ho? Sipingan mo ko. Pagkatapos nito, ipapakawalan kita. Ako mismo ang maghahatid sa'yo sa daan na hindi ka masusundan ng asawa ko. Sige na. Dahil kung hindi, pag nagalit ako, kakainin kita. Sisipingan mo ko at palalayain kita. Ayoko, bata pa po ako. Maawa na po kayo sa akin. Tsaka nire-respeto ko po kayo. Huwag mo na akong irespeto. Hindi ko kailangan ng respeto mo. Ang gusto ko, sipingan mo ko. Kung ayaw mong ipulupot ko ang dila sa katawan mo nang hindi ka makagalaw, magawa ko lang ang gusto ko sa'yo. Maulat nila nyo. Nasuwa nga kayo. Hindi malaki nagtututbras. Nangingitim ng gilagit ninyo. Itiwan nyo ako. Mahal na rin na. Ang supremo, nagbalik na. Magandang araw po sa inyo mga giliw naming tagapakinig. Kumusta po kayo? Sa araw ito, isa na namang kwentong katatakutan ang inyong mapakikinggan. Kung bago pa lamang kayo sa aming channel, please like and share. Pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganon din po sa notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na aming ia-upload. Ang kwentong inyong mapakikinggan ay kwento ng binatang si Daniel na may kakaibang taglay na karesma na kahit hindi nililigawan ay naaakit sa kanya dahil sa kanyang pambihirang alindog na kahit sino ay naa-attract. Narito ang kwentong katatakutan at katatawanan. Hi Pogi, 150. Po, huwag mo naman akong pinupo. Pakiramdam ko tuloy ang tanda-tanda ko na. Ano pong kailangan nyo? Ikaw ang kailangan ko. Ho? Joke lang. Alam mo, gwapo mo, artistahin ka. Ano pa naman sa'yo ng mga Korean heartthrob?
Bakit pala ganyan ang itsura mo? Kahit na sinong bakla at matrona ay nanaisig ka mga kasama. Nako, nakakaangit mo yung beloy mo. Lalong napating ka ng iyong kagapuan. Kanina po kayo dikit ng dikit sa akin. Ano po bang kailangan nyo? Pwede malaman ang pangalan mo? Bakit po? Para ma-search naman kita sa Facebook. Naku, wala po akong Facebook. Messenger. Pasensya na po, pero wala rin ako niyan. Cellphone number na lang. Wala rin po akong cellphone. Naku, grabe naman. Pasensya na po. Baka naman pwede malaman kung ano ang tunay mong pangalan o kung sa kinakatura. Ano pong gagawin niyo sa amin? Mamamasyalah, maliligaw. Namumungay-mungay na po ang mata ninyo. Sorry. Sige na, kahit pangalan mo na lang, please. Ako po si Daniel. Wow! Napakagwapo naman ang pangalan mo. Parang brosko. Hindi naman po. Sakto lang naman. Nga pala, ano pong pangalan nyo? Kayo. Rodella, ang babae mukhang Japonesa na inagawa ng mga boylets sa plaza kasi galante magbigay sa mga boylets. Ang daldal niyo po pala. Baka naman pwede kitang i-book. Ano pong i-book? Booking? Ano po yun? Nako, saan planeta ka ba nagmula? Parang hindi mo alam ang nangyayari sa paligid. Halimbawa, babayaran kita tapos mag-hotel tayo. Tapos something. Pasensya na po. Hindi po ako ganun. Sa iba na lang po kayo mag-alok. Kahit 1,000? Nako, ayoko po talaga. Hindi po ako yung tipo ng taong pumapatol sa ganyan. 1,500! Ayoko nga po, ang kulit nyo naman. 2,500! Ewan ko sa inyo kung anong nakain nyo at ang kulit-kulit nyo. Hindi nga po ako pumapatol sa ganyan. Pinalaki po kasi ako ng kuya ko na mamuhay ng marangal. Last na tawad, 5,000! May karagdagang 1 buwang bigas! Consumo plus groceries and cellphone! Please no, please! Nakakaawa po kayo. Yung tipong gagawin niyo po talaga ang lahat, masunod lang yung hilig ng laman niyo. Pero ulitin ko po, para hindi po kayo mabastos ng iba, huwag niyong pipilitin po yung taong ayaw sa inyo. Kung kayo po, sanay na sanay kayo sa ganyan, andali niyong gastusin yung pera niyo sa lalaki. Kung madali niyo pong makukuha sa iba, ako po hindi. Tsaka hindi ko rin po kayang gastusin ang perang galing sa di marangal na paraan. Salamat na lang po sa paghanga niyo sa akin. Ay! Sino kayo? Umabi ka dyan! Teka! Anong gagawin mo? Ikaw! Sumama ka sa amin kung ayaw mong masaktan! Teka! Ano pong kasalanan ko sa inyo? Anong gagawin niyo sa akin? Ay! Kinikidnap niyo siya! Umalis ka sa amin dyan eh! Kung ayaw mong barilin kita! Hindi na po! Hindi na po! Sakay na! Dali! Teka po, sandali lang! Anong kailangan niyo sa akin? Bakit yung ginagawa ito? Ayoko sumama sa inyo! Kung hindi ka sasama, babarilin kita! Sakay! Ay! Kininap si Pogi! Tulungan niya si Pogi! Kininap siya! Sayang si Pogi! Si kawawa naman si Pogi! Ay! Tulungan niya! Tulungan niya si Pogi! Tulong! Naggagulo ang mga tao sa labas ng paaralan dahil sa pagkidnap kay Daniel ng mga hindi nakikilalang kalalakihan. Maging ang mga gwardiya ay wala rin nagawa para sakluluhan ang bata sa takot din na barilin sila ng mga kidnapper. Samantala, ang baklang si Chuchay naman ay halos hindi mapakali sa nangyari. Ipinagtanong-tanong nito kung saan ang pamilya ni Daniel. Ito na ang kusang naganap ng pamilya ni Daniel upang ipagbigay alam ang nangyari sa lalaki na labis niyang pinagnanasaan. Hanggang sa nalaman niyang nagtatrabaho ang kapatid nito sa isang hardware na kasalukuyan namang nagtatrabaho at naghahalo ng semento.
Sino sila? Ah, ikaw ba yung kapatid ni Tisoy, ni Pogi? Sinong Tisoy? Si Daniel! Oo nga. Kapatid ko nga siya. Ano po bang problema sa kapatid ko? Naku, malaking problema ng kapatid mo! Bakit po? Kinainap siya ng mga hindi nagkikilalang lalaki. Ano? Sinong kumainap sa kapatid ko? Hindi ko rin alam. Hindi ko na natanong kung anong pangalan. At saka wala lang oras para tulungin ko siya. Bakit nila kinidnap ang kapatid ko? Hindi ko rin alam. Anong kailangan nila sa kapatid ko? Naku, huwag naman sana siya matulad sa mga kabataan kinukuha ang lamang loob. Huwag naman sana. Kailangan may report kagad natin dito sa barangay tapos diretso tayo sa pulis. Ipablatter natin. Teka, sino po pala kayo? Bakit alam ninyong kinidnap ang kapatid ko? Isa lamang akong tagahangap, concerned citizen. Ano kayang kailangan nila sa kapatid ko? Bakit nila ipinakidnap? Anong kailangan nila sa kapatid ko? Hindi ko nga rin alam eh. Sasamahan na lang kita mag-report sa mga polis. Total, ako naman nakakita sa kanya. Habang sa pilitin siya, isinasakay ng mga armado kalalakihan sa isang malaking puting bag. Salamat sa pagtulong ninyo sa amin. Tatanawin ko malaking utang na loob ang pagtulong ninyo. Nakula yun. Magpapaalam lang ako sa amo ko. Sige, maghihintay ako rito. Bilisan mo lang. Abot-abot ang kabog sa dibdib ni Enzo sa balitang nalaman nito tungkol sa nangyari sa kanyang kapatid. Wala sa hinagap niya na mangyayari iyon. Hindi niya lubos maisip kung ano ang motibo ng pangingidnap sa kanyang kapatid. Matapos nilang ma-report sa barangay, dumiretso na sila sa himpilan ng pulisya upang i-report ang nangyari sa kanyang kapatid. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon naman. Anong maipaglilingkod namin sa inyo? Ire-report lang po sana namin ang pangingidnap sa kapatid ko. Sige. Punta ka doon sa desk officer namin. Salamat po. Ikaw naman? Kasama po ako. Sige. Umupo na kayo doon. Salamat po. Anong nangyari? Dinukot po kasi ang kapatid ko eh. Ano pangalan ng kapatid mo? Daniel Cristobal po. 17 anyos pa lang po siya. 4th year high school. Parang yan ata yung nireport ng school kanina. Sa San Rafael High School ba yan? Opo, sir. Anong oras nangyari? Siya pong nakakita. Mga 5:30 po. Alos kaalis lang po ng mga teacher sa eskwelahan ng unit. Tsaka yung garden, pumasok sa loob. Tapos natakot siguro. Kasi baka patayin din siya ng mga lalaking yun eh. Bukod sa'yo, may ilan pa bang nakakita? Yung guard po sa school, tsaka yung janitor doon. Ano kasing ginagawa niya doon? At ganung oras nandun pa siya? Bali po kasi, susundin ko sana yun eh. Kaso hindi pa kami labasan sa trabaho, kaya hindi ko kaagad siya nasundo. Ikaw, nakapag-video ka ba sa nangyari? Hindi sir, nataranta na ako eh, tsaka natakot na din ako eh. Baka barilin din ako oh. May picture ka ba ng kapatid mo? Meron po. Kaso medyo malabo eh. Kailangan namin yan para madali naming makita sakaling matunto namin. Sige po. Sandali lang po. Ito po ang cellphone ko. Hayan po siya. Oh, magkapatid kayo? Miss Tiso ang kapatid mo. Ano yung motibo ng pag-kidnap sa kapatid mo? Artistahin pa lang kapatid mo. Hindi nagmana sa'yo. Kapatid ko lang po siya sa ina. Iba po ang ama niya. Kaya siguro nakuha niya sa ama. May alam ka ba na nakaaway ng kapatid mo o mga sinasamahan niya? Iniisip lang namin baka sindikato ang dumukot sa kanya. Hindi ba gumagamit ang kapatid mo? Hindi po. Matinong tao po kami. Pinalaki po kami ng mga magulang naming sa maayos na paraan. Tsaka hindi kami gagawa ng masama para mabuhay. Magtsatsaga na lang kami mag-construction worker. Pero hindi kami sasali sa sindikato. Kung ganun, may ideya ka ba kung bakit dinukot ang kapatid mo? Wala po akong kaide-ideya eh. Kasi wala namang kaaway ang kapatid ko. Ang bait-bait niya po, wala siyang kaaway.
Wala siyang naapakang tao. Gaano ka naman nakasisiguro na malinis nga ang pangalan ng kapatid mo? 100% po sigurado po ako. Maayos at simple kaming nabubuhay sa bahay na iniwan sa amin ng mga magulang namin. O sige, makipagtulungan ka na rin sa amin para madaling malutas ang kaso na ito. Kung halimbawa man na tumawag sa iyong kidnapper, ipagbigay alam mo kaagad sa amin para makapag-backup kami. Sir, tulungan niyo po kaming mabawi ang kapatid ko sa kung sino man ang kumindap sa kanya. Pakiusap, tulungan niyo po kami. Makakaasa ka kasi trabaho namin yan eh. Gagawin namin ang lahat, mahanap lang ang kapatid mo. At gagawin namin ang lahat ng aming makakaya, mabawi lamang ang kapatid mo sa mga dumukot sa kanya. Bagamat kinakabahan ay nabuhayan naman ng konting pag-asa si Enzo na mabawi ang kanyang kapatid sa mga kidnapper. Kaya kahit halos lutang ang kanyang isip sa mga nangyari, umaasa pa rin siya na makababalik ng ligtas ang kanyang kapatid. Halos hindi na rin kasi siya mapakali sa kaiisip kung sino ang dumukot sa kapatid niya o kung ano ang motibo ng pagdudukot dito. Sa kabilang dako naman, sakay pa rin ang itim na band ng mga kidnapper si Daniel patungo sa isang malayo at liblib na lugar. Nagmamakaawa ang binatilyo. Napakawalan siya ng mga ito at pababain na lamang dahil iniisip nito ang kanyang Kuya Enzo. Maawa na kayo sa akin. Pakulan nyo na ako. Sigurado ako, hinahanap na ako ng kapatid ko. Mag-aalala na yun sa akin. Hindi ka namin pwedeng pakawalan. Kami naman ang malilintikan sa nag-utos sa amin. Ano po bang kailangan nyo sa akin? Bakit kailangan nyo akong kidnapin? Di rin namin alam eh kung anong kailangan niya. Kung bakit pinakidnap ka sa amin. Basta ginagawa lang namin ang trabaho namin. Sino nagpakidnap sa akin? Di ko rin alam. Kopre, alam mo kayang dahilan kung bakit pinakidnap itong si Tisoy sa atin? Hindi ko rin alam. Basta pagdating natin doon, makikilala mo rin kung sino ang nagpakidnap sa'yo. Bakit niya kasi ko pinakidnap? Anong kasalanan ko sa kanya? Sa kanya mo na lang itanong. Wala rin kaming alam. Maawa na kayo sa akin, oh. Mahirap lang po kami. Tsaka gusto ko na po umuwi sa amin. Inahanap lang ako ng kapatid ko. Anak ng tumahimik ka nga. Napakaingay mo eh. Salamat ka. Kwapo ka. Hindi rin talaga namin alam eh kung bakit kanya ipinakidnap sa amin. Pero babalaan ka na namin ha. Kasi dinig namin, once na pinakidnap ka ng taong yun, pinapatay daw ng lalaking yun. Lalaking nagpakidnap sa akin? Oo. Mga manong, uy, alam ko may mga kapatid din kayo. May mga anak din kayo. Paano kung sa inyo mangyari to? Paano kung anak nyo ang nakidnap? Ano gagawin nyo? Di rin namin alam! So, walang nagawa ang pakiusap ni Daniel sa kanila. Malakas ang loob ng mga ito. Nadali nila ang binatilyo sa taong nagpadukot rito. Kaya patuloy na naghahanap ng pagkakataon ang binatilyo para makatakas sa mga kidnapper. Napansin ni Daniel na malayo na sa syudad ang kanilang binabagtas. Patungo na ito sa mabundok na lugar at makahoy na kagubatan. Kaya halos mawalan na rin siya ng pag-asang makatakas. Hanggang sa marating nila ang lugar na pinagdalhan sa kanya, isang tila luma at abandonadong bahay na bato ang pinagdalhan sa kanya. Pero isang nakatatawag pansin sa kanya, ang ganda sa loob ng malaking bahay na batong pinagdalhan kay Daniel. Tila palabas lang ang abandonadong itsura nito sa labas. Para hindi ito pag-interesa ng mga tao na loobin, na kung titingnan mo sa labas, tila ba pinabumugaran ng mga ahas ang lugar na yon dahil sa makakapal na mga damo na halos kumapit na sa dingding ng lumang bahay na bato. Dinala si Daniel sa isang silid
Kapansin-pansin ang mga taong nakatingin sa kanya. Tila mabalasik ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Halos lahat ng naroon ay nakatingin sa kanya. Maya-maya pa eh, may isang lalaking payat ang pumasok sa silid ng kanyang kinaroroonan. Tila marungis ang lalaki. Halatang bihira itong maligo. Nanagatid ang pagkain sa binatilyo. Ganun na lamang ang pangdidilat ni Daniel. Nang ang pagkain na kalatag sa kanya ay isang hilaw na karne ng hayop. Anong klaseng pagkain yan? Iyan lang ang pagkain namin eh. Ano? Kumain ka na. Magugutom ka. Kung iyan lang naman ang pagkain, kahit gutom ako, okay lang sa akin. Bakit mo ko pinapakain ng karneng hilaw? Tsaka ano ka ba dito? Bakit ganyan ang itsura mo? Tsaka bakit ganyan ang pinapakain mo sa akin? Ganyan talaga kasi ang kinakain namin. Eh, bakit ganyan? Mga aswang ang lahat ng naririto. Sigurado ka? Hindi ka ba nagbibiro? Oo. Tao rin naman ako dati. Pero simula nung mapunta ako rito, nasanay na rin ako sa ganitong pagkain. Bakit sumama ka sa kanila? Dahil pinangakuan ako ng maayos na buhay ng Supremo. Bibigyan daw ako ng maayos na trabaho. Akala ko, tututuhanin niya ang sinabi niya. Dadalhin niya lang pala ako dito. Ito ang trabaho ko. Ang pakainin ang mga dinalang biyag. Baka naman, pwede tulungan mo. Oh, gusto ko lang umuwi. Hindi ka na makakalabas dito. Eh, anong gagawin nila sa akin? Kung hindi man maging katulad namin, maging pagkain namin. Ano? Oo, sayang ka. Gwapo mo pa naman sana. Tapos, kakainin ka lang ng mga aswang? Hindi ako naniniwalang aswang kayo. Ayaw mong maniwala? Pwes, tingnan mo ako. Aswang! Nasa lugar nga ako ng mga aswang! Ngayon, naniwala ka na. Mamaya, pagdating ng Supremo, malalaman mo kung anong pakay niya sa'yo. Siya ang magsasabi sa amin kung bakit kanya pinadukot. Tuluyan ang nawala ng pag-asa si Daniel na makawala sa lugar na pinagdalan sa kanya ng mga kidnapper. Hindi niya na rin nakita ang mga kumidnap sa kanya. Sadyang inihatid lamang siya ng mga ito sa nagpadukot sa kanya. Kaya naisip niya, marahil yun lamang ang parte nila sa lugar na yun. Ang magdala ng mga bihag. Pero malaking palaisipan pa rin sa kanya kung bakit siya ginawang bihag at kung bakit ganun rin ang pag-iistima sa kanya ng mga naroroon. Ano ba ang plano mo sa binatilyong yun? Bakit hanggang ngayon ay nakakulong pa rin siya doon? Kung magiging pagkain natin siya, ako ang unang titikim. Tumigil ka! Bakit? Hindi siya magiging pagkain natin. Huwag mong sabihin may iba kang plano sa kanya. Oo, at ako na ang nakakaalam. Natatakam na ang mga kasama natin. Kahit ako, gustong gusto ko na siyang tikman. Alin ang gusto mong tikman sa kanya? Ano pa ba ang pwede kong matikman sa kanya? Kilala kita, Suprema Juana. Supremo? Alam ko, hindi lang ang labang loob ang pinagnanasaan mo sa kanya. Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag mo siyang pakikialaman. Kung hindi, ako ang makakalaban mo. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano talagang plano mo sa kanya? Hintayin mo sa susunod na pagbilog ng buwan. Ang dami mong pa-suspense! At ang ipinagtataka ko, bakit sa lahat ng naging bihag natin, siya ang binibigyan mo ng special treatment?
Parang gusto ko nang magduda. Bahala ka kung anong iisipin mo. Sabihin mo na kung anong pakay mo sa kanya. Bakit mo siya binibigyan ng ganyang klase ng pagtrato? Bilang supremo, hindi lahat ng plano ay dapat ipalam sa'yo. Maganda ang lahi niya. Sinasabi ko na nga ba? Kailangan magkaroon ng lahing aswang ang katulad niya. Huwag mo siyang pakikalaman, wala. Huwag na huwag. Mula nang dumating si Daniel sa lungga ng mga aswang, halos siya na ang naging tampulan ng mga naruroon sa sobrang alindog ng binatilyo. Pati ang aswang ay nagplano ng magpalahi sa kanya sa sobra nitong kagwapuhan. Nang sumapit ang 7 ng gabi, oras na kung kailan dapat kumain ang lahat ng mga tauhan ng Supremo at ng kanyang mga nasasakupan. Kung kaya't sinimula na ring iatid ng isa sa mga tagapagsilbi ang pagkain ng binatilyong si Daniel. Ito ay ayon sa utos ng Supremo. Nakulong ang binatilyong si Daniel. Nasa lubong naman iyon ng Reyna Juana na noon ay sandaling pabalik-balik sa lugar kung saan nakakulong si Daniel. Kung kaya't tinanong nito ang tagapagsilbi kung saan niya dadalhin ang pagkain. Saan mo dadalhin yan? Sa bihag po. Ako na ang magdadala. Pero mahigpit na bili ng Supremo. Ako ang reyna ng mga aswang. Kapag wala ang Supremo, ang Supremo ang masusunod. Kabilin-bininan po ng Supremo, kami ang gagawa nito. Matigas ang ulo mo! Sige na, ikaw na po. Ibibigay mo rin naman pala. Bakit po kasi gusto niyong maghatid niyan? Gusto ko siyang makita. Pero mahal na Reyna Juana, ito po ay utos sa akin ng mahal na Supremo. At isa pa, hindi na po ito saklaw ng inyong tungkulin bilang isang reyna. Wala akong pakialam kung saklaw man yan ang tungkulin ko bilang reyna o hindi. Ibibigay mo ba sa akin ang mga pagkain? O baka naman gusto mong ipakulong pa kita? May paninindak na sinabi ng Reyna sa alipin. Kung kaya't dahil sa takot ay napilitang ibigay ng tagapagsilbi sa Reyna ang kanyang mga dalang pagkain. Para sa binatilyong kanilang bihag. Nagkataon din naman ng mga oras na yun. Saktong walang tao sa lugar. Kinagabihan, mahimbing na natutulog ang binatilyong si Daniel nang walang ano-ano'y bay narinig siyang sunod-sunod na pagkatok sa pintuan. Kasabay noon ang pagtawag ng isang napakaganda at malumani na tinig ng isang babae sa kanyang pangalan. Kung kaya't nagpupungas-pungas itong bumangon sa kanyang kinahihigaan. Sino yan? Ako si Juana. Narito ang iyong pagkain. Kunin mo. Bakit po kayo ang naghatid niyan? Kumain ka na. Salamat po. Mabuti po luto na yung inihain niyo sa akin. Hilaw po kasi ng karne kanina. Tsaka ang sama pa ng lasa. Oh, grabe. Wala kang katulad, binata. Sobrang gwapo mo. Kahit na ang kinin mo ko araw manugabi, okay lang. Pagsawaan mo ang katawan ko. May problema po ba't
Natulala kayo dyan? Ha? Wala. Wala naman. Naihiyang tubugon ang Reyna sa binatilyong si Daniela. Kasabay nito ang pagbibigay niya ng pagkain na dala para sa bihag. Ipinagtaka rin ni Daniel ang inasal ng Reyna ng aswang sa kanya. Kung bakit pinakikitaan siya nito ng espesyal na treatment, kapansin-pansin din ang pagpupungay ng mga mata nito habang kinakausap ang binatilyo. Bagamat naiilang si Daniel sa ginagawa ng babae, ang mga titig nito sa binatilyong malalagkit na parabang kakainin na siya nito. Sinakyan na lamang ni Daniel ang babae sa pagnanais na makakakuha ito ng pagkakataong makataka sa lugar na yon, oras na makuha nito ang loob ng babae. Maraming salamat po dito sa pagkain. Walang anuman yon. Sige, aalis na ako. Sandali lang po. Ang ganda po ng kasuotan ninyo. Tulad lamang po ng ginto. May porcelas po sa mga braso ninyo. Kayo po ba ang asawa ng Supremo? Oo. Ako ang asawa ng Supremo. Ako ang reyna ng mga aswang. Ho? Kung kayo po ang reyna, bakit po nag-abala kayo magdala ng pagkain sa akin? Maari naman pong iutos ninyo sa mga alipin ninyo. Hindi ko na kailangang iutos pa yon sa aking mga alipin. Dahil ang gusto ko, lagi kong nasisilayan ang iyong taglay na kagwapuhan. Ho? Upang lagi kitang pagpantasyahan. Oh my goodness, I hate drugs! Anong sinabi mo? Wala po. Ang sabi ko po, ang sarap ng pagkain. Ganun ba? Maraming salamat po, mahal na rin ng aswang dito sa pagkain. Totoo nga. Kaya pala, halos lahat ng mga babaeng aswang. Totoo nga. Kaya pala, halos lahat ng mga babaeng aswang ay gustong-gustong maghatid ng pagkain sa kanya. Gusto siyang pagsilbihan. Hindi ako papayag na hindi ako ang malahian ng lalaking ito. Kakaibang itsura niya. Mapang-akit. Bago pa man siya kainin ng mga kasamahan ko, ako munang kakain sa kanya. Pagsasawaan ko na muna siya. Hindi kampante si Daniel sa ipinapakita sa kanya ng mga naruroon. Maging ang reyna ng aswang ay nagpapantasya na rin sa kanyang kagwapuhan. Kahit suway nito ang haring aswang, masunod lamang ang matindi nitong pagnanasa sa lalaki. Gusto niyang malahian nito. Hindi na rin matiis ni Daniel ang kumakalam niyang sikmura. Kung kaya't kinain niya na talaga ang inihandang pagkain para sa kanya. Makalipas ang ilang oras, dumating ang dalawang babaeng aswang. Sino kayo? Kami po ang naatasan ng Supremo para paliguan kayo. Ano? Papaliguan niyo ako? Hindi na ako bata para gawin niyo yan. Tsaka kaya ko ng sarili ko. Dito po kasi sa aming lugar ay isang tradisyon na po ang pagpapaligo sa lahat ng bihag. Kaya tungkulin po namin na paliguan kayo. Ano ba naman tong kabaluan yan? Babayaan niyo na po ako. Taka, ang kamay niyo. Ano ba kaya ko ng maligo sa sarili ko? Naintindihan niyo ba? Nakakainis tayo! Pero yun po talaga ang tradisyon dito sa lugar namin. Kung hindi po kayo susunod, maaari po itong makarating sa mahal na Supremo at kami po ang mananagot. Kaya pakiusap, sumunod na lang kayo kasi kami rin po ang mapaparusahan.
Teka, kala ko po ba? Paliliguan nyo lang ako. Teka, bakit yung ginawa ka dyan? Ay, teka! Nang dahil sa sinabi ng dalawang aswang na babae, napilitan na rin sumunod si Daniel kahit labag iyon sa kanyang kalooban. Sa kalagitnaan ng paglilinis ng dalawang babae sa katawan ng binatilyo, isa sa mga ito ang pasimpleng hinahagod ng mas madiin ang likuran ni Daniel, kasabay noon ang kanyang pagpapantasya sa lalaki. Hoy! Ano ba yung ginagawa mo? Ang utos sa atin, paliguan yung pinata, hindi maanyakin! Bakit? Hindi naman ito makakarating sa Supremo, ah. Yun ay kung hindi ka magsusumbong. Kaya ayos lang na gawin ko ito kay Pogi. Aba, aba, ha? Hindi naman pwede yan. Siyempre, kung nais mong makasiping itong si Pogi, dapat ako rin. Hindi pwede yan. Ako ang naunang humimas dito. Kaya ako munang dapat na makasiping ni Pogi. Ayoko na! Tumigil na kayo! Bakit ba ako pinagpapantasyan ninyo? Tigilan nyo ng ginagawa nyo! Hindi na napigilan pa ni Daniel ang mapasigaw sa mga aswang na nag-uunahan sa kanya, lalo na ang mga aliping inatasang paliguan siya. Nabigla siya sa ganung kultura ng mga aswang ngayon. At lalong hindi niya nagustuhan ay ang may mali siyang paghahaplos sa katawan nito ng mga nagpapaligo sa kanya, sinabayan pa ng malagkit na pagtingin sa kanya na papikit-pikit ang mga mata na tila ukaw sa kaligayahan. Tigilan niyo na yung ginagawa ninyo! Bakit? Ipinatatawag siya ng mahal na Reyna. Ano? Kaya tigilan nyo na ang pagpaligo sa kanya. Huwag nyo nang pagnasaan yan. Bata pa yan. Hindi nyo dapat ginagawa sa kanya yan. Halika na. Sumama ka sa akin. Saan nyo po ako dadalhin? Pinakukuha ka ng Reyna. Bakit na? Tigilan mo ako. Kapwa mo ako aswang kaya hindi mo ako matatakot sa ganyan. Nagmamadali silang tumungo sa silid ng Reyna dahil sa utos nito at pagnanais nito na makita ang lalaki. Galit na galit naman ang ilang babaeng aswang na nagsilbi kay Daniel dahil naantala ang hangarin nitong sipingan sila ng lalaki. Wala rin ang haring aswang na mga oras na yun, kaya ganun na lamang ang kabang nararamdaman ni Daniel sa maaaring gawin sa kanya ng pinuno ng mga aswang. Sa kabilang banda, nais nitong tumakas. Pagdating niya sa silid ng Reyna, tila naghihinday ito sa kanya sa isang higaan. Nakangiti ng matamis sa kanya, habang ang mga mata noon ay nakatitik sa kanyang six-packs na abs. Nang mailak na ang silid, sinimula na ng Reyna Juana na akitin ang binatilyong si Daniel upang ito ay makipagsiping sa kanya. Bakit niyo po ako pinatawag? Ano pong kailangan niyo sa akin? May ipapakita lang ako sa iyo. Ho? Katatapos ko lang maligo. Alam kong pinaliguan ka na rin ng ilan sa mga tauhan kong aswang. Nakakainis nga po eh. Hindi dapat nila ito ginagawa sa akin. Nalilito tuloy ako kung bakit ako pinadukot ng asawa mo. Nasaan ba siya? Simula lang dumating ako rito, hindi ko pa siya nakikita. Hindi niya ako kinakausap. Hindi ko tuloy alam kung ano talagang kailangan niyo sa akin. Makisig ang pangangatawan mo. Bata ka pa. Pero mukhang banat na ang katawan mo sa trabaho. Hindi katulad ng asawa ko. Wala nang liig sa sobrang taba. Mas buntis pang tingnan kaysa sa akin dahil sa laki ng tiyan. At kahit kailan,
Hindi na ako ginanahan sa kanya. Pasensya na po. Bata po ako. Hindi pa ako dapat nakikinig sa mga ganyang usapan. Tingnan mo ito, Daniel. Tingnan mo ang aking long-legged na legs. Sakam naman. Hindi ka man lang ba naaakit dito? Paano naman po ako maaakit dyan eh? Eh, tanda-tanda na po kayo. Tsaka lola ko na lang po kayo. Bata pa akong tingnan. Huwag mo naman akong tawaging lola. Lahat ng mga lalaking aswang dito, pinagnanasaan pa ako. Eh di, sa kanya lang po kayo lumapit. Ikaw ang gusto ko. Ho? Sipingan mo ko. Pagkatapos nito, ipapakawalan kita. Ako mismo ang maghahatid sa iyo sa daan na hindi ka masusundan ng asawa ko. Sige na, dahil kung hindi, pag nagalit ako, kakainin kita. Sisipingan mo ko at palalayain kita. Ayoko, bata pa po ako. Maawa na po kayo sa akin. Tsaka nire-respeto ko po kayo. Huwag mo na akong irespeto. Hindi ko kailangan ng respeto mo. Ang gusto ko, sipingan mo ko. Kung ayaw mong ipulupot ko ang dila sa katawan mo nang hindi ka makagalaw, magawa ko lang ang gusto ko sa'yo. Bawal ang dila nyo. Nasuwa nga kayo. Hindi malaki ng tututbras. Nangingitim ng gilagit ninyo. Bitiwan niyo ako. Mahal na Reyna, ang Supremo, nagbalik na. Nang dahil sa paulit-ulit na pagtanggi ni Daniel sa Reyna ng aswang, inilabas niya ang kanyang hita maging ang kanyang likod upang akitin ang binatilyo. Nakahinga ng maluwag si Daniel nang alisin naman niya kasi aswang ang pagkapulupot ng dila nito sa kanya. Ganun na lamang ang gulat nito nang magpasigaw ang Reyna nang malapit nang pumasok sa silid niyon ang pinuno ng mga aswang. Anong kaguluhan ito? Pinagtangkaan akong gahasain ng bihag na dala mo. Bigla na lamang siyang pumasok sa silid ko at tinubaran ako. Hindi po totoo yan. Hindi ko po magagawa yun sa kanya. Tsaka tingnan niyo po naman ang tanda-tanda niya na. Yung alipin niyo po kanina ang nagdala sa akin at ang makapagsasabi na nagsasabi ako ng totoo. Siya po ang nagnasa sa akin. Pero hindi ko po magagawa ang pagnasa ng asawa niyo. Kayo po makapagsasabi kung dapat nga ba siyang pagnasaan. Gusto na ang panglalait. Huwag kang maniwala sa batang yan. Inakit niya ako. Hindi mo ba nakikita itong balabal na ito? Ito yung balabal na ipinagamit mo sa kanya. Naiwan pa yan sa silid ko. Tama na. Tumigil ka na, Wana. Kilala kita. Sa lahat ng aswang dito sa lugar na ito, ikaw na ang pinakamakate. Ikaw ang pinakamalala sa kanilang lahat. Pinakasalang kita. Dahil ang buong akala ko magbabago ka. Pero hindi. Kaya lumayas ka sa harapan ko bago ko makalimutan ang asawa kita. Galit na sigaw ng Supremo sa kanyang asawa. Matapos ang pangyayaring iyon, niyaya niya si Daniel sa bulwagan kung saan doon ay maraming mga aswang na nagtitipon-tipon upang ipagdiwang ang kanilang kapiestahan. Pagdating doon, pumunta sila sa isang bahagi ng bulwagan na hindi pinupunta ng ibang mga aswang. At ang tanging makakapunta lamang doon ay ang mga opisyal sa tuwing sila ay magsasagawa ng pagpupulong. Pagdating doon, niyaya niya ang binatilyong si Daniel na maupo sa upuang bakal
na napapalamitian ng ginto. Mabuti po't makausap ko kayo. Ano po bang pakain niyo sa akin? Pinadukot niyo ako. Gusto ko na po umuwi. Nag-aalala na sa akin ang kapatid ko. Hindi kita sasaktan. Walang masamang mangyayari sa iyo. Ito na ang pinakahihintay kong pagdiriwang ang piyasa ng mga suwang para malaman kung sino ka. Anong? Daniel, matagal na panahon kong hinintay ang pagkakataong ito. Hinanap kita. Ano pong ibig niyo sabihin? Ikaw ang kaisa-isa kong anak. Ha? Anak kita sa napakagandang dalagang si Alena noon. Walang katulad ang kanyang taglay na ganda. Siya ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Sa kanya ka nagmana, hindi sa akin. Ang iyong manipis at mabula-pulang labi. Yang maamo mong magandang mukha at ang makinis at maputi mong balat, sa kanya mo nakuha. Ano pong ibig niyo sabihin? Isa din ako, aswang! Ganun ga, anak. Hindi! Hindi pwede to! Walang kwento sa akin si inay tungkol sa tunay kong ama! Kaya hindi ako naniniwala sa inyo! Hindi kita ama! Huminaw ka, Daniel. Ikaw ang aking anak. Ikaw ang nakatakdang magmana ng aking kaharian. Ikaw ang nakatakdang maging isang bagong pinuno ng mga aswang. Kung hindi ka maniniwala sa sinasabi ko, anak, sige, tingnan mo ang marka sa kanang bahagi ng iyong dibdib. Teka. Ayan. Nakikita mo ang marka sa dibdib mo at sa dibdib ko. Patunay lamang ito na anak kita. Ito ang magsasabi ng katotohanan na ikaw ang nawawala kong anak. Matapos noon, sinunod na nga ni Daniel ang bilin ng kanyang ama. Agad niyang tiningnan ang marka sa kanyang dibdib. At pagkatapos, ipinakita rin ng pinunong aswang na si Alfredo ang kaparehong marka na nakalagay din sa kanyang dibdib. Nang makita ng binatilyo na magkapareho sila ng marka, ay napatunayan niyang nagsasabi nga ito ng totoo. Kung kaya't dali-dali siyang tumakbo palabas ng naturang bulwagan. Hindi! Hindi totoo ito! Isa akong tao! Ang pagkakaroon ko ng ganitong marka, nagkataon lamang na pareho sa marka sa dibdib ninyo! Ito ang kapalaran mo, Daniel! Hindi mo matatakasan ang kapalarang nakatakda sa'yo! Hindi! Wala akong amang demonyo! Aswang lang kami, pero hindi kami demonyo. Dahil kami ang aswang na namumuhay ng normal sa liblib na kagubatang ito. Nagtatago sa mga tao. Hindi ako naniniwala! Pakawalan niyo ako! Paalisin niyo ako dito! Uuwi na ako sa amin! Ayokong tumira dito! Nakasama kayo! Alam naming may tao sa abandonadong bahay na yan! Daniel! Kung naririyan ka, sumagot ka! Up! Mga pangasa pumasok sa aming lugar! Nagsama pa ng pulis! Kuya Enzo! Kuya Enzo, nandito ako! Nasa lub ng kapatid ko! Sir, pasukin na natin! Kawawa naman ang kapatid ko! Baka kung anong ginawa nila sa kapatid ko! Nabuhay ng pag-asa si Daniel na marinig ang tinig ng kanyang kuya kasama ang mga pulis na re-responde sa kanila. Galit na galit naman ang pinunong aswang. Ayaw na ayaw nitong mawala sa kanya ang kanyang anak na matagal niya nang hinahanap. Kaya hindi niya sasayangin ang pagkakataon na nagkasama sila. Kaya't gagawin nito ang lahat. Huwag lang makuha ng mga pulis ang kanyang anak. Uy, Enzo! Salamat at nandito ka. Akala ko pababayaan mo na ako sa kamay ng mga aswang.
Daniel, hindi kita pababayaan. Kapatid kita. At kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat para iligtas ka. Sumama ako sa pulis para bawiin kita. Uy, salamat. Akala ko wala na talagang pag-asa eh. Huwag kang mag-alala, Daniel. Nandito na ako. At handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Ikaw na lang ang mayroon sa akin. Pababayaan pa ba naman kita? Pero paano natin sila lalabanan, kuya? Alam mo, malalakas sila. Lalo na yung pinuno ng mga aswang. Daniel, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang mga pulis. Silang bahala sa mga aswang. Hindi natin sila kayang harapin mag-isa. Kahit kailangan nating magtulungan. Oo, kuya. Salamat tumating ka. Akala ko mamamatay na talaga ako rito eh. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang kapatid ko. Hindi kita pababayaan. Inaasahan ko talaga ang pagdating mo. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Wala akong ginawa sa kanya. At wala akong gagawin. Pagsabihan mo ang mga pulis, hindi kami lalaban. Malaya mong madadala ang kapatid mo. Hindi! Nililinlang mo lang kami. Hayaan mo kaming makalabas ng lungga ninyong ito. Kung ayaw ninyong maubos ng mga pulis, ang mga kasama mong aswang! Panahon na rin siguro para malaman mo ang totoo. Bago pa man kayo makalabas ng lungga namin. Anong totoo? Ako ang tunay na ama ni Daniel. Hindi totoo yan! Oo, Daniel. Anak kita. Pinabayaan kita sa mundo ng tao para maprotektahan ka. Pero ngayon, ito na ang tamang panahon para malaman mo ang totoong pagkakakilanlan mo. Tao ang kapatid ko! Hindi aswang! Para walang gulo, hahayaan kong isama mo ang anak ko pagbalik mo sa bayan. Pero wag mo lang ipagkakait sa akin ang sandaling makapiling ko siya kahit man lang tuwing kabilugan ng buwan. Dahil nga sa order ng pinunong aswang na wag nang gagawa ng anumang gulo para sa kapanatagan ng anak nitong si Daniel, ayaw niyang may magdanak na dugo, bagay na pinaniwalaan naman ni Enzo. Dahil hindi gawain yun ng isang tao kung wala itong malalim na kaugnayan dito. Naunawaan niya ang marubdub na hangarin na makasama ng ama ang kanyang anak na siya rin nagtulak sa kanya upang ipadugot ang kanyang anak. Sa pakiusap ng ama ni Daniel na huwag magsasabi sa natuklasan, kaya panatag silang nakaalis sa lungga ng mga aswang. Ang buong akala nila, mapayapa na sila. Pero ang hindi nila alam, nakasunod na pala ang hayop sa laman at gustong gusto siyang bawiin. Samantala, sina Enzo at Daniel naman, sakay ng mobile car police, pababa na sila ng bayan mula sa madilim na kagubatan. Base, nabawi na namin ang kinidnap ng mga aswang. Paparating na kami sa bayan. Habang binabagtas sila ang daan pababa ng bayan, bigla na lamang silang nahintakutan nang makarinig sila ng umaangil na tila sinusundan ang kanilang sasakyan. Naging alerto din ang mga pulis kasabay nila Daniel sa mobile car dahil nga sa nakahihindik nilang karanasan sa mga aswang. Daniel! Babawiin kita! Isang malakas na tinig ang maririnig mula sa rena ng mga aswang na nagpapanta siya kay Daniel ang nakasunod sa kanila. Dahil gabi ng mga oras na yun, kaya mabilis din ang mga aswang. Kahit sila yung mga aswang na hindi lumilipad, pero di hamak na mas mabilis silang tumakbo. Kitang-kita ng mga pulis at nina Enzo ang mga aswang na sumusunod sa kanila. Nahintakutan man si Daniel sa kanyang nakita. Kuya, narinig mo yun? Oo, narinig ko. Mamang pulis, bilisan natin. Naririya na sila, ang mga aswang. Lalong binilisan ng driver ang pagpapatakbo ng mobile car para hindi sila maabutan na gumahabol sa kanya. Pero lumabas din ang umaangil na sumusunod sa kanila. Patunay na dumadami pa ang mga aswang na nakasunod sa kanila. Daniel! Akin ka, Daniel!
Kuya, kahit anong mangyari, huwag mo kong iiwan. Huwag mo kong ibibigay sa kanya. Hindi kita iiwan, Daniel. Kapit lang! May mga kasama tayong mga pulis. Dadalhin kita sa ligtas na lugar. Nagwawala ang galit na aswang na nagnanasa kay Daniel. Ayaw nitong payagang makaalis si Daniel sa kanila. Sa pagnanais nitong sipingan siya ni Daniel para magpatuloy ang kanilang magandang lahi. Kahit mabilis ang pagpapatakbo ng sasakyan ng mga pulis, dahil sa lubak-lubak ang daan, naabutan sila ng mga aswang. Lumitaw sa di kalayuan nila ang galit na aswang. Hindi kayo makakatakas! Daniel! Aking ka lang! Namumula ang mga matang tila maanghang kung tumingin na may mahabang walwal na dila ang nakita ng mga pulis. Sa takot at tromang naranasan ni Daniel, nagpanik ito. Ngunit pinigilan lamang siya ng kanyang kapatid na pilit na pinapakalma. Galit na nagsisigaw ang aswang at sinabing sa kanya lamang si Daniel. Hindi papayag ang aswang na madala nila si Daniel. Pagkatapos malambasan ang lubak-lubak na daan. Kuya, masusundan tayo ng aswang! Huwag kang magpanik, Daniel. Matibay ang mobile na to. Darating tayo sa bayan ng buo. Lalong binilisan ng mga pulis ang pagpapatakbo ng kanilang sasakyan. Subalit, lalo namang dumami ang humahabol sa kanila. Kaya halos mahintakutan ang lahat. Pero kinailangan nilang tapangan ang kanilang sarili gamit ang mga baril. Nang bigla na lamang sumigaw ang babaeng pinuno ng mga aswang. Daniel! Handa akong gawin ang lahat! Akin ka, Daniel! Akin! Hindi taong sumusunod sa atin! Men! Paulalan ang bala! Oh! Dagling napatigil ang mobile car police. Bumaba ang mga police at sinundan ang mga aswang na nabaril nila. Good! Natamaan ninyo! Sir, anong gagawin natin? Dito lang kayo. Kami ang hahabol sa mga aswang na yon. Huwag mong iiwan ang kapatid mo. Siya ang punteriya ng aswang. Akala ko malinaw na paalisin tayo. Bakit sumunod sila? Nasaan naman ngayon? Sir, nawala sila. Med, sa mobile, bilisan nyo! Hindi tayo tatantanan naman ngayon. May kapangyarihan ang kalaban natin. Mabilis na pinahurot ng mga pulis ang sasakyan. Hindi na rin nakasunod ba ang mga aswang, kaya't napanatag na rin ang magkapatid na Enzo at Daniel sa tulong na rin ng pinunong aswang na si Alfredo. Pinigilan nito ang manyakis niyang asawa na baliw kay Daniel. Ito ang tumulong sa mga pulis para tuluyan silang makalabas sa bangungot ng kagubatang iyon. Nakabalik na sina Enzo at Daniel sa isang simple at maliit na kubong bahay. Ilang linggo na rin ang nakararaan matapos manahimik ang kanilang lugar. Pero hindi pa rin mawala sa mga taga roon ang kwento-kwentuhan tungkol sa mga aswang. Bagamat naroon din ang pag-iisip ni Daniel kung ama niya nga ba talaga ang aswang. Dahil kilala niya ang sarili niya, hindi niya nakikitaan ang pagiging aswang. Kaya malakas ang paninindigan nitong siya ay isang tao, hindi aswang. Isang araw, bigla na lamang silang gugulong-tangin nang magpakita uli ang pinunong aswang. Kuya, may tumigil na sasakyan sa bahay natin. Wala naman tayong inaasahang bisita. Ay nako, kapatid ko. Kung bakit kasi binayaan ka ng pambihirang kagwapuan? Ang dami tuloy nagkakandara pa sa'yo. Nakakainis nga. Pati yung mga aso naakis sa akin. Gusto ko lang yung simpleng mukha. Kumusta kayo? Hindi ako magugulo. Maghahatid lang ako ng suporta sa anak ko.
Gusto ko lang bigyan siya ng maayos na buhay. Dahil ako man, gusto ko maging maayos ang buhay niya. Yun din ang hangad ng isang ama. May mga grocery kaming dala, mga dilata at pagkain ninyo ng ilang buwan. Pagkain ninyo ng isang buwan. Po? Kahit mo lang dito, anak. Hayaan mo na akong gawin ito. May kabutihan din naman sa aming puso. Kuya? Mga kaibigan, nais po naming iparinig sa inyo kung paano namin ginagawa ang aming drama. Narito na po ang aming bloopers. Kahit na sino bakla o matrona ay nanaisin. Nanasain? Ano? Nanaisin. Ah, baka naman pwedeng malaman kung ano ang tunay mong pangalan o kung saan ka nakatura. Pasensya na po. Sorry. Sige na, kahit pangalan mo na lang, please. Ako po si Daniel. Nabading na lang si Daniel. 1-5. Ayoko nga po, ang kulit nyo naman. 2-5. May karagdagang buwang big. May karagdagang isang buwang bigas. Umalis ka sa amin dyan eh. Kung ayaw, barilin kita. Oy, tomboy ka. Ha? Ah, ayaw nga pala. Pwede ka trobe. Umalis ka sa amin dyan eh. Kung ayaw, barilin kita. Kailangan may report kagad natin doon sa barangay. Tapos diretso tayo sa pulis. Bakit nila ipinakidnap? Anong kailangan? Diretso. Ay, turyan mo kaya. Magpapaalam lang ako sa amo. Amo mo? Ah, maganda nga po naman. Anong kailangan? Anong maipaglilingkod namin sa inyo? Bali po kasi, susundin ko sana yon eh. Kaso hindi pa kami labasan sa trabaho, kaya hindi ko kaagad siya nasundo. Kailangan namin yan para kung sakaling matunto namin, eh, hindi nagmana sa'yo. Pagit talaga. Kaya siguro nakuha niya sa ama namin. Oo nga. Ama niya. Wala siyang naapakang tao. May kabutihan din naman sa aming puso. Hindi tayo dapat. Huwag kang magpanik, Daniel. Matibay ang mobile na to. Hindi lang kita baring. At hindi na kita iba. Pinabayaan kita sa mundo ng tao.